totoo ba na meron kang ibang lalaki? Meron, ma'am. Meron. Hindi ko kinakahiya sa sarili ko ngayon, ma'am. Kaya ko po ito ginawa, ma'am, dahil din sa kanya, ma'am. Bakit? Gusto ko rin siyang saktan. Bakit gusto mo siyang gantihan? Bakit gusto mo siyang gantihan sa paanong paraan na ikaw ay nasaktan? Sa sobrang nasaktan na ako, ma'am. Yung pananakit niya sa akin, ma'am. Pero lagi siyang nananakit sa akin, ma'am eh. Pero sinasabi ni Kuya Ricky na noon pa yun, hindi pa nga kayo yata kasal. Noong pagdating ko, ma'am, sinalubong ako ng panapak ng mabigat na kamay niya, ma'am, sa akin. Kaya yun, ang masakit sa akin, ma'am, hindi man ako niyakap, ma'am, para masaya naman ako sa kanya. Okay, Ate Lineth, dahil ang kwento ni Kuya Ricky, dumating ka kasi, dumiretso ka sa bahay ng lalaki. Hindi po, ma'am, sa kaibigan ko po. Oh. Nakita po kami sa mga okasyon namin, ma'am, yun. Kaya doon namin na sinelebrate yung pagdating ko sa Pilipinas, ma'am. Doon lang so, siya. So, nauna ang celebration mo bago sa pamilya. Opo. Okay, so ilang araw kang nandito sa Manila simula nung dumating ka? 12 days ako, ma'am. 12 days ka rito bago ka umuwi sa kanya, ma'am. Sa kanya at sa mga anak mo. Opo, ma'am. Bakit? Kasi gusto ko rin makapag-relax, ma'am, kasi ang iniisip ko sa kanya, ma'am, yung manakit sa akin talaga siya, ma'am. Ala. Yun ang mabigat sa akin ngayon, ma'am, kasi awan. Okay, dun sa dalawang taon ay hindi ka naman kayang saktan ni Kuya Ricky noon dahil ikaw ay malayo. Opo, ma'am. Pero kasi nasa abroad ka nung nakita ka na sa TikTok. Tama? Hindi po, ma'am. Nandito na ako yan sa kwan noon, ma'am. Nag-TikTok ako. Pero itong TikTok mo ay sa abroad? Hindi po. Dito? Dito sa Pilipinas yan, ma'am. Ah. Opo. So, nung nasa Dubai kayo, nagkakausap naman kayo ni Kerry? Nagkakausap kami, ma'am, pero hindi na yung dating masayang pag-uusap namin dahil binigyan ako ng problema ko sa iisip ko doon sa malayo, ma'am. Katulad yung nambababae siya kasi, ma'am, hindi niya rin binatawan sa sarili niya yan, ma'am. Tapos nagsusugal pa siya, ma'am. Marami akong kinikimkim na sakit ng loob ko dahil sa kanya, ma'am. Eto ba sa tingin mo, Ate Lineth, ang nagtulak sa'yo para mabaling sa iba ang iyong pagtingin? Ma'am, marami pa, ma'am. Marami pa. Ano yung marami? Gusto naming marinig para maintindihan ka po namin. Yung hindi ko accept na ang mga anak ko rin, ma'am, yung sinaksaktan niya, ma'am. Nagsusumbong sila sa akin na ganito ang ginagawa ni Papa. Tuwing nagpapadala ako ng pera ko, ma'am, ng sahod ko, hindi niya binigay yung tamang gusto kong maibigay sa aming mga anak, ma'am. Bakit ganun siya sa akin, ma'am? Nipagmamahal sa akin! Wala man lang naibigay para sa akin! Ang gusto ko lang sabihin naman nila sa akin, maraming salamat sa mga suporta mo sa amin! Yun naman sana ang isinukli sa akin doon. Nandun ako naghihirap. Samantala siya, puro lang nagre-recept sa mga sahod ko. Hindi ka maniwala. May lalaki siya. Wala pa akong lalaki noon doon sa abroad. Dahil dito ako nag-focus okay, naman, sa pamilya ko. Yung pinadala mong pera, pinagawa ko sa bahay. Wala naman akong ginastos na iba. Meron naman yung anak mo na humawak ng pera. May mga resibo ba tayo? Oh, meron po, ma'am, nandun sa kanila yung anak ko. Hindi ko naman ginamit sa ibang, kahit sa babae, po, kahit sa ano, sa sugal, kahit sa arak, ay kahit sa inom, hindi ko naman ginamit yun. Sinungaling ka! Sinungaling ka talaga, ha? Nandito na tayo, sabihin mo na kasi yung totoo.